Hello mga kabooks, ito Mitsubishi Mirage. I-check natin yung mga bearing nito kasi sabi daw kay sir, sira yung mga bearing sa bandang harap. Sir! Saan yung sabing sira sir? Harap o doon sa likod? Harap daw po. Harap? Pinaangat niyan sir? Pinisting nila, pina-under kami. Pina-under pa yung makina? Tapos pina-drive? Oo, drive lang. Ah, drive pa? Ah. Tapos pinaugong. Sabi doon lang. Ah, ganito lang ang gagawin ninyo mga kabooks. Hindi nyo na kailangan pa-underin ang makina or ang sasakyan. Ganito, i-jojack nyo lang. Sige, paikutin mo kayaan. Tingnan mo kung may gas pang talaga. Okan mo. Sige, ikutin mo. Ano, meron ba? Meron ba? Ha? Wala? Oh, sa kabila tayo, sa kanan. Wala daw, sir. I-check ko rin mamaya. Kanan tayo, mga kabooks. Ano, meron? Wala? Ha? Wala. Wala? Sige nga, ikutin mo nga. Tingnan ko nga yung hawak mo kung malupit. Sige, sa kabila tayo. Dito. Sige, Philip, tinan mo nga. Wala. Yan mga kabooks. Nakita natin, walang problema ang bearing sa harap. Sa likod po tayo. Sa likod nga yan. Wala, sir. Walang problema dyan sa harap. Likod, kaliwa. Wala din. Dito tayo sa likod kanan. Baka dito ang problema. Mga. Ah, sige. Ayan ang meron. Kahit di ko nakahawakan yan. Sige. Naririnig ko na, sige. Kahit dito ka humawak sa body, oh, mararamdaman mo na. Oh. Ano pa kaya kung dito tayo hawak sa bandang likod ng gulong? Okay. Ayan o. Oh. Hawakan mo sir. Para dito sa shock absorber sir. Ganun mo lang sir. Sa spikutin niya sir. May maramdaman kang gaspang sir. Yung parang nagro-roll na bulitas. Sa kabila yan, sa likod. Ipakita, iparamdam mo kay sir. Ito mga kabooks, ang ginagawa natin dito, pinaparamdam natin kay sir para siya na mismo ang makapagsabi niya, no? Malakas din sir, wala dyan. O dito sa harap, Dyan ka lang humawak sa shock sir, pwede na, dyan. Wala yan sir, wala. Mila. Ganyan lang ang gagawin ninyo mga kabooks. I-jack lang yung sasakyan. I-neutral, paikutin. Yan o. Oh, di ba sir? Oh, si sir nang mismong nakapagsabi ah. Likod, kanan lang ang may problema. Pero ito, galing na sa ibang shop, chinek to. E di kung pinagawa ni sir, di napasubo na sana sir. Malaki pa yung estimate. Mali pa yung check up. Wala na, nagkanda litche-litche niya. Ito mga kabooks, ipapakita na din namin sa inyo kung paano magpalit ng wheel bearing dito sa bandang likod. Oh. Ganyan lang. Oh. I-jack nyo, tapos maglagay kayo ng jack stand. Tanggalin ang gulong. Tapos ito. Bubuksan to. Shoutout nga pala natin yung mga customer natin nandito ngayon. Oh. Sir, shoutout nga pala sa inyo sir. Oh. Umaga. Yun. Si sir. Saan rito? Baka munahan pa. Yun. Saan kayo galing, sir? Ano pa? FB Harrison. Harrison. Si sir, galing ako ng Binyan. Dito tayo sa kabila. Shoutout natin yung mga customer natin. Sir! Magandang umaga sa inyo. Saan po kayo galing, sir? Tansa. Yan, shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat po sa tiwala. Tansa Cavite. Si sir. Ito ang unang tatanggalin dito mga kabooks, oh. Itong cover.
gamit lang kayo ng lumang flat screwdriver, oh. Yan. Tapos daan-daan lang tanggalin yan para syempre hindi masira yung cover nya. Yun. Yun. Huwag nyong sisinsilin yan ng isang parte lang, dapat paikot. Yan. Para hindi mapersa. Ayan o. Shout out sa gumagawa o. Iyan. Yun. Sa tropa natin o. Yan o. Nagdala ng pyesa. Ayun o. Anong size to yan? 30? Susunod mga kabox, tanggalin na tong nut dito sa gitna. Ayan o. Ang gaspang o. Ayos yan. Okay. Yun no. Okay. Ayun lang mga kabox, itong center nut lang tatanggalin tapos bubunutin na yan. Ganun lang oh. Tapos bibili kayo ng bearing. Pwede nyo nang dalhin sa machine shop to tapos ipapress ninyo tapos balik. Ganun lang gagawin ninyo. Pero sa amin, syempre ipapress na namin. Ipapakita ko na din sa inyo kung paano namin tatanggalin to. Oh. Yan, pwede na, pwede na. Oh. Ayun oh. Press natin. Ito na mga kabox oh. Magpapalit na po kami ng bearing. Ipipress na namin. Ayan. Hawakan mo yung lag. Malalaglag sa diyan sa malaki. Yung mabigat ang hawakan mo. Katama sa stud ah. Hop, katama sa stud. Release. Tugtugan mo. Babagsak yan ah, babagsak. Okay. Ayun oh. Ito naman ngayon mga kabox ang ating ipapalit na bearing. Ito. Lagyan natin ng kaunting grasa. Siyempre para mas suabe ang pasok. Okay, okay. Sige, bomba. Okay. Mararamdaman mo naman yung pressure kung titigas na. Yan, sagad na yan. Ramdam ko eh. Release. Kasi kapag ito ang gagamitin mo, itong luma, hindi niya ano yan, hindi niya iipitin dito. Dahil may allowance yun eh, para dun sa snap ring.
Kasi kung maglagay ka ng mas malaki, di mo sigurado, baka pwede niyang ano to, impakin to, mabasag yung bungad. Yan. Lagay natin yung lock. So bali, ganun lang mga kabooks. Yung procedure na yon, syempre wala naman kayong pang press kung sakali. Yung ginawa natin na yon, dalhin nyo lang sa machine shop, tapos pagbalik, kayo na ulit ang magkapit dito. Kapit mo yung lock. Sige. Okay. Sige, ikutin mo nga testing. Okay. Ayun oh. Wala na yung gas pang kanina na nararamdaman natin. Susunod mga kabooks, ilagay natin yung cover dito sa gitna. Mas mainam kung lagyan nyo ito ng silicone para hindi po pasukan ng tubig. Ito. Ayan mga kabooks, oh, naglagay ako ng silicone dyan. Ayun, oh. Kunting pukpok. Yun. Okay. Okay. Okay, hanggang lumapat yung ano nyo. Okay. Pwede mo. Wow. Yan, para pantay. Hindi pa. Yun. Yun. Ayos, ayos. Ikot nga, ikot. Ikabit mo yung gulong tapos paikutin natin. Ipakita natin kay sir. Para maramdaman niya yung pagbabago. Ano, wala na? Sir, tignan mo sir. Testing mo sir. Ano sir? Wala na yung magaspang? Wala na, very good. I-test drive natin sir. Okay. Okay, baba mo yan. Eto mga kabooks, nagte-test drive na po kami. Wala na sir. Oh. Di ba sir? Dati pagka nagpapatak bukas highway, parang may nakapapler. Tsaka parang naka-downpipe ako. Oo. Ang hirap na kaya nakaka-irita ba? Pero ngayon, okay na. Oh, di ba sir? Yung problema mo sir, isang bearing lang, isang bearing. Hindi yung bearing sa harap. Ngayon, wala na sir. Oh. Ayan, oh. 80 na tayo, wala na. Wala na. Thank you. Ayun, salamat, natuwa na si sir. Uuwi na si sir na masaya mamaya. Maraming salamat. Welcome sir. Maraming matutulungan ka pa kagaya namin. Walang problema yan sir. Yan ang nasimulan na natin sir. Doon na tayo sir, kung ano mamaya. Pagpapalain ka naman ni Lord eh. Thank you, sir. Subscriber ka lang natin. Doon, sir. Sa kasunod, sir. Welcome, sir. Kalahin mo, sir. Apat na bearing, sir. Magiging isa lang kung sakali, sir. Kasi sa iba, sir. Tirtirain nila lahat. Ayun, sir. Hindi tayo ganun. Paliban lang kung talagang mayroong konti na sa kabila. Sabihin ko sa customer na sir, itong kanan mo malakas, itong kaliwa mo may konti, isabay na natin. Pero kung walang wala naman, yung bearing naman, yan naman yung pyesa na pwedeng magpalit ng isang piraso sir eh. Makakabili ka naman sa auto supply ng isang piraso niyan. Oh, hindi naman kagaya ng ibang pyesa na kagaya ng mga pangilalim. Eh, pag bumili ka ng isa, kailangan dalawa dahil isang karton yun. Bibili mo na, pero yung bearing, iwalay naman yan eh.